Kasi alam mo yan, yung sarsuela na yan, unang binanggit yan ni Secretary Panelo. Sabi niya, may nagsabi daw sa kanya na parang sarsuela lang itong magaganap na Senate hearing. Kasi tama nga naman, nasa usgado na ho yan, iniimbestigahan na ho yan, na andyan na ho yan sa DOJ, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa siya dalhin sa Senado. Diba? Tapos, nung dinala sa Senado, ang invited lang ay yung iisang panig. Eh, paano naman ho mangyayari ang ano niyan? Di, syempre, one-sided ang lalabas, di ba? Kaya, tinawag talagang sarsuela. Tapos kaganina, abay, pambihirang buhay, re. Tatlong oras, kanya-kanya silang pasiklaban. Yung senador, mga nagpapasiklab, mga re-electionist, nagpapasiklab, tapos yung ilang sekretary na nagpapasiklab din. Diba? Talaga sarsuela lumabas. Parang halatang-halatang in aid of election o kaya in aid of re-election. Bakit kanyo? Re-election kasi yung iba dyan, alam naman natin, nung una ang tahimik, tapos nga yung patapos na, kailangan na nilang lumabas ng lumabas sa media. O di ba? Tapos yung iba namang sekretary dyan, halatang-halatang in aid of kaipalat. Ay, kaipalat. In aid of election. Halatang-halata, di ba? Obvious na obvious. O, sabi dito, sabi nga ni Reg TV, sabi nga ni Boying, case is 99% solved. Para kay pa yung Senate inquiry. Yun na nga eh. Doon na nga hindi natin maintindihan, di ba? Kesyo solved na ang lahat. Tapos biglang may Senate hearing. Sa akin, sabi ko, okay lang. Sige, mag-Senate hearing. Okay lang yan. As long as we will find out something new. Diba? We will find out something na hindi pa natin narinig. Eh, pambihirang buhay, ere. Lahat ng pinag-uusapan doon, common knowledge na eh. Ibig sabihin, tulad nung na mga sinasabi nilang mga sariling private o tinatawag na private army ng mga politiko. Alam na natin yan eh. Alam na natin that it really exists in the province yung private army. Ang tanong, it been existing for so many years. Anong batas ang ginagawa natin para baguhin yan? Ha? Diba? Ano? Alam nyo na ho yan eh. Sorry ah, Senator and General Bato. Alam nyo na ho yan. How na nag-exist yan. Para kipayang Senate hearing na yan to confirm nyo ano yung alam nyo na. Alam nyo na eh. Alam nyo na solusyon dyan. Alam nyo na you need a law to pass na para hindi mapailalim ang National Police sa mga LGU. Ito nga hindi ko maintindihan. Alam mo sa Amerika, ito ah. Ito'y kinwento lang ng aking pinsan. Meron po kasi akong pinsan diyan sa LA. Siya ho ay dating gangsta na naging LAPD. Yung mga pulis nila, merong iba-iba silang kategorya ng pulis. Merong silang department na kung saan hawak talaga ng city, yung syudad, at meron din talagang state police. May ganon. Ibig sabihin, di ko alam kung ano eh. Kung ano yung merong national police sila. Okay? Iba-iba. Okay? Sa atin no kasi ito eh, iisa lang. PNP lang. Ibig sabihin, Philippine National Police. From the word itself, national. Ibig sabihin no, dapat ang may control ay national government. Eh kaya lang, ang hindi ko maintindihan, bakit nasa ilalim ng LGU, mayor, congressman, governor, ang mga recommendation at kung sino yung gusto nilang maging direktor o ng kanilang lungsod, di ba? So, kahit pa paano, merong magiging impluensya yan sa kanilang syudad. So, talagang magagamit yan ng mga city, local government officials. Kasi nga ho, nasa kanila yung kapangyarihan, parang isang police ay maging director nila. Ibig sabihin, maging head ng kanilang syudad. O siyempre, anong gagawin ngayon ng mga police? Eh, di sisip-sip, di ba? Yun naman yung katotohanan eh. And General Bato, alam mo na yan, PNP chief.
You do not need another Senate inquiry, Senate hearing just for that. You spend so much time keep on talking about diyan sa issue ng private army. Ang haba-habang pinag-uusapan, alam nyo naman na kung anong dapat gawin. Hindi ko maintindihan. Diba? Dapat sana, ang talagang pinag-uusapan ninyo dyan, eh yung mga accusation na itong Degamo against this Tevez, and eto na yung arena kung saan pwede nilang patunayan. Diba? Eh wala eh. Anong nangyari? Sarsuela. Witch hunt. Ang sabi nga eh. Diba? Anong nangyari? Hinanapan ng hinanapan itong mga Tevez. Halimbawa, hindi ko nga maintindihan eh. Ito. Ang issue nitong Senate hearing nito is Degamo case. Bakit kailangang hanap-hanapin pa yung issue ng, bakit may firing range sa bahay? Again, okay? It is illegal according to the police. Pero that's not the main issue. Ika nga eh, irrelevant. Diba? Bakit kailangan pag-usapan yung mga firing range sa lugar ng mga Tevez? Hindi yan ang usapan dyan. Ang usapan dyan eh, sinong pumatay? Anong mga ebidensya? Anong nangyari? Ba't meron palang station command o ano doon? Meron palang mga parang kuta ng mga sundalo doon. Bakit walang ambagal mag-respond? Diba? Yun ang dapat pinag-usapan eh. Pinag-usapan. O bakit merong firing range sa loob ng palasyo ni Tevez? Hindi, sana pala. Pinangalanan nyo na lang Tevez hearing. O kaya demonize Tevez hearing. Yun na lang. Kasi yun din naman palang gagawin ninyo eh. Maghanap ng illegal na ginagawa ng mga Tevez. Eh, bakit yung patinago sa pangalan Degamo case? Hindi, diba? Nagamit daw na practice na mga pumatay sa... Nag-practice pa talaga? Papatay ka na lang, papractice ka pa doon sa lugar nyo. Ano ba yun? Anong kalukuhan nyo? Diba? Una-una, mga dating sundalo yan. Diba? Bakit magpa-practice pa doon sa kung saan yung mastermind? Anong katangahan yun? Hindi, diba? Kunwari, gagawa ka ng kasalanan. Gagawa ka ng kasalanan sa kabit mo sa labas, diba? Yung mga kabit nyo sa labas, gagawa kayong kasalanan. Sandali. Sasabihin mo doon sa asawa mo, sandali. Magpa-practice lang ako dito sa bahay, ha? Kasi may gagawin akong kasalanan doon sa labas, eh. Diba? Sino si Raul yung gagawa nun? Papatay ako, ha? Magpa-practice lang ako dito sa inyo, ha? Minsan yung logic natin, medyo malaking katangahan, eh. Diba? Parang magpa-practice ako dito sa lugar natin kung saan ako papatay din. Diba, hindi ho ba malaking katarantaduhan ho yun? Kayo ho mag-isip na maigi, ha? Kung ikaw ay papatay, kung ikaw ay gagawa ng katarantaduhan, gagawa ka ng kasalanan, as much as possible, wala ka doon. Kung wari ang mastermind mo ito, hindi ako maglalabi doon sa lugar na yun. Talagang hindi ako dandun. Diba? Bakit? Kasi alam mong matutuntun ka. Bakit yung magpa-practice doon? Sino si Raul? Nako, anyway, ginawa nyo namang sarsuela yung Senado, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero ito, sigurado ko, marami hong nadismaya. Kasi ho, alam mo, nung pinanuno. Ito ah, hindi ko sa channel inilabas yung live. Nakita ko sa iba't ibang live ng YouTube, inobserve ko yung reaction ng mga netizen. Alam mo, naiinis sila eh. Naririndi sila eh. Parang sabi nila, ano ba pinag-uusapan ninyo? Akala ko ba Degamo case? Akala ko ba ganito ang pinag-uusapan ninyo? Bakit paratang kung ano-ano ng topic ang pinag... Ang tagal niya. Sabi nung iba, nakakaano naman to. Tapos may nainis pa nga. Nakala ko ba 1 minute break? Umabot na ng... Ako nga eh. Nung narinig ko yung 1 minute break, sabi ko 1 minute break lang. Nakadating na ako dun sa istasyon na... Nakailang istasyon na ako from Kawasaki to sinagawa na dating ko.
wala pa rin yung hindi pa nagre-resume. Ganun katagal eh. Sabi ko nga, ano klaseng 1 minute? Yung halatang alam mo yung hindi talaga for aid of knowing the truth o looking for a alam mo yon, naghahanap ng tamang batas para ho maayos ang ating bansa. Hindi ganoon ang nangyari. Halatang sabi nga nung iba, halata tuloy yung mga senador na may karga. Karga. Eh bahala no kayo mag-interpret doon sa salitang karga. Hindi natin alam kung anong karga yon. Karga ba na tutulong ako sa eleksyon dito sa lugar namin, sagot na kita, siguradong panalo ka dito. Ganun bang karga? O kargang suporta financially? Kasi tandaan ninyo, pag tumakbo ka ng Senado, laking gastos na naman yan. Diba? Maliit. Maliit ho dyan ng 100 million na gastos ng isang senador. So, as much as kahit 5 million, 10 million, ayos na. Eh, tayo, wala ho tayong inuusgan. Ako, hindi ako naniniwala na may karga itong mga senador. Pero, yung mga comments eh, yun ang mga naririnig ko eh, di ba? Yun ang nakikita ko, mga comments sa YouTube at saka Facebook. Ako, may tiwala ako kay Bato eh. May tiwala ako kay Bato na may prinsipyo pa rin naman po siya, sa tingin ko. Okay? Walo sa tingin ng iba, wala na. Ewan ko ha. Sa tingin ng iba, kinain na ng sistema. Pero ako, as much as possible, I'm still giving the benefit of the doubt na siya po ay matinong tao at hindi nakakargahan. Pero pag nakikita mo yung mga message sa YouTube, iba. Iba ho yung reaction ng mga tao, di ba? Sana ho eh hindi totoo dahil bata ka pa naman ni Pangulong Duterte tapos ganyan ang di ba? Supposedly bata ka ni Pangulong Duterte, matapang na tao ka, di ba? Matikas na tao ka. Tapos isang mayor ang off shoulder lang magpapalambot sa iyo. Hindi kasi alam mo, ito ang ano eh. Ang dahilan nila kung bakit daw hindi pinayagan si Arnie Tebes, si Congressman Tebes umatin dahil daw kailangan pang manumpa sa embahada, kailangan pa daw kasi or else hindi siya pwedeng pa-contempt. Alam mo, naintindihan ko yung mga ganyang technicality. Dinaan nyo sa technicality para talagang hindi makaharap yung mama. Eh parang alam mo yung ano, yung mga ebidensyang nililigaw ng ilang pulis para pumalpak sa husgado para sabihin ng prosecutor o di kaya ng piskal pala at ng o kaya ng judge na sasabihin na wala yan, not guilty yan kasi technique, nadali ng technicality. Marami ganyan eh. Nadadali ng technicality dahil totoo naman. Medyo, alam mo yun, hindi kagad ibinibigay ng pulis yung ebidensya, yung mga ganyan, na alam mong, ginago ng pulis para magkaroon ng technicality, di ba? Kaya tuloy iniisip ng iba, etong hindi pagpayag kay Tebes na makapagsalita virtually, eh dinaan sa technicality, diba? Para hindi ho makapagsalita yung mama. Eh, paala ho kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa live ko nga ganina eh, huwag niyong kakalimutan si ERAP. Lesson kay ERAP sa administrasyon ni ERAP. Si ERAP po, sobrang lakas din yan sa taong bayan. Tandaan niya, napakalakas sa taong bayan yan. Pero nung pinigilan yung envelope, alala niyo sa during the impeachment, pinigilan yung envelope. Diba? Doon na ho nagka-loko-loko ang administrasyon. Dahil sa pagpigil, di ba? So wag niyo pipigilan ho yung mga ganyan. Kasi kung kayo ay confident, lakas nga ng lobby. Eh. Lagi sinasabi, sure ako dito, ang mamamatay tao at mastermind si Tef. Eh sure pala kayo, eh bakit ayaw niyong pagsalitain yung mama? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Paulit-ulit nilang sinasabi, sure, 100%, pasok sa banga. Pero hanggang ngayon, walang kaso. Akala ko ba sure? Hindi ba? Akala ko ba siguradong sigurado na? Ibig mo sabihin na siguradong sigurado na
with all the evidence na hawak mo and witness na hawak mo, eh, sigurado, kaya ka nga sigurado. Alam mo sabi na sigurado? Sa English, sure. Di ba? Kung sigurado ka, anong inaantay mo? Pasko? O eleksyon? Hindi, baka, ako, may duda nga ako eh. Ako may duda ako eh. Tinahahaba ito para umabot ng 2025 bago para mas pasok ko sa eleksyon, di ba?